Thank you.
Ama namin makapangyarihan. Ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna ang sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananapik sa pagdating ng iyong anak. Makamta nawa namin ang iyong pagdaguyod sa araw-araw ang kagaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwag, ito ay darating. Ito ay mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao ang tutuli ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakikipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong puso naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapang na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog. At ang templo ko'y tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinapangako pa ng Panginoon sa mga Israelita ang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, no.
kapatiran sa amin. Pinakamamahal, Ina, Ama, ipinala mo ang iyong anak upang iligtas ang lahat ng mga tao. Ikaw ay tunay na dakila. Tulungan mo kami makapagpagpatawa sa lahat ng mga makakasakit sa amin at maging mas lamang sa mga tao na hirap ang kasamahan. Sa ganitong paraan, maghahanda namin ang aming mga puso upang matanggap ang aming Panginoon at tagapagligtas. Hiniling namin ito sa iyo sa ngalan ng Anak na si Jesus. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumahin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kayuan at nagpatutuhan siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuhan ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Siwang ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo isang daling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuho tungkol sa akin na higit sa patutuho ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpatutuho na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na ng Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng ating simbang gabi. Ang unang araw ng ating pagnonobela para sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong apat na linggo ng Adbento, pero meron pa rin tayong siyam na araw ng paghahanda. Ito yung bahagi yun na kung saan ay binibigyan natin ng pansin na sana nga po ano, sa dami natin ngayon, tayo po saan ang lahat ay makakumpleto. Kung madagdagan pa, at least din tayo ngayon ay makakumpleto ng siyam na araw. Hindi lang pala siyam na araw. Siyam na araw ng paghahanda at yung mismong kapistahan na siyang pinaghahandaan natin. 10 araw kasama na ang mismong araw ng Kapaskuhan. 10 araw na lang pala. Siyang na araw na lang kung tutuusin ay Pasko na. Pero bahagi po na kung sa unang araw na ito tayo hinahamon ng pumitapan
na sa Ebanghelyo ating narinig ayon po kay San Juan ay tungkol kay San Juan Bautista. Sulat ni San Juan Evangelista tungkol kay San Juan Bautista. Ano yun? Ang pagpatutuo. Maging saksi. Hindi katulad ng ipinahin natin kasi ang pagkakaroon natin na ang sinasabi ni Jesus ay totoo. Alam naman natin na yung kapanahonan na ito ay maraming kung tawagin na natin ay version ng katotohanan. O kanya-kanyang version. Ano nga ba talaga yung totoo? Sa ngayon sa kabila, ito yung kanyang version ng katotohanan. Kapag tinanong mo yung kabila, may sarili siyang version ng katotohanan. Narinig natin yung kalimitan kapag tayo ay nanonood o nakikinig ng mga hearings. Kasama na dyan ang hearing sa Senado at sa Kongreso. Pero ano nga ba talaga kapag sinabi natin katotohanan? Anong uri ng katotohanan? Kutusin po, ay tatlo lang yan. Una, ay ang katotohanan, ang tunay na katotohanan. Pangalawa, ay alin, kasinungalingan. Eh, bakit totoo naman talaga ito, no? Kasi may pangatlo, kami yung pangatlo. Kasi sinasabi nga ng iba, parang talaga naman totoo ito eh. Kasi ito'y nangyari sa akin. Yung kumisano makita natin na mayroong katotohanan na noon at may katotohanan na exemption. Katotohanan na mayroong exemption. Ano ba yung katotohanan na mayroong exemption? Eh, bahagi na kung saan ay makikita natin kung minsan sa daigdig na ito. Isang halimbawa na lang, halimbawa ay, what is the norm? Halimbawa na lang ay, tayo lahat ay pinaglihi ng may bahin ng kasalanan. Tayo ay, lahat tayo na isinilang sa daigdig na ito ay born with original sin. With one exception. Sino yung exception? Sino lamang ang pinaglihi walang bahin kung isang kasalanan? Sino? Si Maria. Exception yun. Ilan tayo? Ibig sabihin, kapag sinabi natin commission ng exemption, gusto natin, kayo mga Pilipino, kung maaari, gusto natin lahat ay exempted. Hindi. Ang exempted ay kakaunti lang yan. On this case, si Maria lamang ang exempted. Pero inawa yung makita, kasi commission ang problema, kayo mga Pilipino, gusto natin na makalusot kasi gusto natin tayong lahat ay accepted. Hindi, no? Mayroong norm at may exception kung sakali pa. Pero yung katotohanan na ipinamamali ko sa akin ng pagmika ba isang katotohanan na ipinapakita mo rito sa mga nakasamata na pinatotohanan ni Juan Bautista. Bakit ito kailangan patutuhanan ni Juan Bautista? Sabi nga ni Jesus, hindi ko kailangan ang patutuhan ng tao. Hindi ko kailangan ang patutuhan ng tao. Pero bakit ang kinakailangan ipinahayag ni Jesus ang katotohanan ang patutuhan ni Juan Bautista? Sabagat para po sa mga tayo po kasi tao. Tayo po kasi ay Hudyo. Si Jesus hindi siya tao. Siya ay Diyos. Kaya hindi niya kailangan ng patutuhan ng tao. Pero ano sabi niya? Kaya ako sinasabi ito para kayo maligtas. At iso kasi sa pagtingin ng mga Hudyo, yung katotohanan ay yung katotohanan hindi lamang sapagkat yun ay katotohanan. Ngunit at least mayroong isa na magpatotoo. Isa o dalawa na magpatotoo. On this case, nang sinabi nga ho ay alin, patutuo ni Juan Bautista at ang patutuo ng kanyang sariling gawa. Kaya po kung yung maalala, sa pamamiting mayroong tinatawag ng second emotion. Mayroong mag-a-agree. At sana po ipakita natin ito. Ito yung hangon ay binibigay sa atin. Magpatutuo.
Kasi kahit nasabihin natin na ito yung katotohanan, but we do not conform. Hindi tayo nagsasabi ng second emotion at ipinapakita natin ito sa mga araw-araw nating buhay, hindi maging maliwanag kung ito nga ang katotohanan. At ito yung hamon na iniling sa atin ang tuwang may kapal. Maging katulad ni Juan Bautista, magpatutungo sa katotohanan. Ang katotohanan na ipinamamanhik ng ating pananampalataya kay Jesu Kristo. Anong klase ng katotohanan? Marami yung katotohanan na ipinapahayag ng ating pananampalataya. Pero hayaan niyo po na magbigay lang ako ng tatlo na pinaka-tripod bilang panungkalan ng aking pananalig bilang mga mananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Ano yung tatlong katotohanan ito? Sa tatlong katotohanan na ito, walang exemption. Walang exemption dito. Ito lang ito. Una, ay ang isang katotohanan na kung saan ay ipinahayag ni Juan Bautista. Bakit pinasuko? Bakit nagpasuko kay Juan Bautista na nagpatotoo tungkol kay Jesus? Kasi ito'y tumutukoy sa Mesiyas. Ano yung unang katotohanan? Ang katotohanan na mayroong Diyos. Ang katotohanan ng mayroong Diyos. A belief on the existence of God. Siguro sabihin namin, tayong mga Pilipino, tayo ay narito, maliwanag mo sa akin mayroong Diyos. Siguro sabihin namin, pero huwag natin kalimutan na may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At huwag nyo rin kalimutan na kumisan may mga taong sinasabi na mayroong paniniwala sa Diyos, pero yung kanilang pag-iisip at ang kanilang gawa ay isang hindi naniniwala sa Diyos. Wala sa maliwalang na pagkilos kung talaga bagang naniniwala sa Diyos. Bakit mo nasabi ng Father na hindi naniniwala sa Diyos? Halimbawa, masabihin mo, iniwala ka sa Diyos pero hindi ka naman nagsisipa. Paano mo sabi na iniwala ka din sa Diyos na hindi ka nagdarasal? Hindi pwede sabihin mo na naniniwala ako sa Diyos. Pero wala kang ginagawa. Nandun lang ang Diyos, nandito ka lang. Hindi. Kung talaga naniniwala ka sa Diyos na every Sunday magsisimba ka. At yung ating unang pagbasa, yung una nating pagbasa ay tumutukoy din po sa bagay na ito. Ayahan niyo po na balikan natin ang ating unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias. Ano pong sinabi rito? Ayahan niyo po na basahin ko muli sa inyo. Sabi po rito ay mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak na tao na tuntunin ito. Ginaganap niya ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga. Kung natin kalimutan yung araw ng pamamahinga, yung holiday of obligation, kung tawagin na po natin sa atin ay araw ng Linggo, sa gawang masama ang kanyang sarili iniiwas. Umiiwas sa anumang uri ng masasama. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan ng Diyos na sa hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Not even the foreigners. Kasi alam natin may mga Hudyo, pero may mga hindi Hudyo. Na siya ay hindi pinapayagan ng Panginoon na makasama sa pagsamba sa kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nanginginim sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog
At ang templo ko'y katawaring bahay na langinan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelita, ibinalik muli niya muli sa pagkatapon na maraming pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. So, maliwanag po siguro yun, no? Ipinamamanin ko sa atin. At ito, no? Maliwanag nga rin, yung paniniwala sa Diyos. Kaya butihan po natin, itanong natin sa ating sarili, no? Ito bang ginagawa ko, ito bang paninindigan ko, ay isang paninindigan na naniniwala na mayroong Diyos. Ito baga ay isang patuloy sa gawain ng pagka isang mananampalataya na may Diyos. Pangalawang katotohanan, na nawa tayo na hinahan ng Diyos na magiging bahagi ng ating patutuo, ay alin, ang kahinaan ng tao, ang karuntuhan ng tao, the brokenness of mankind. Isang maliwanag na katotohanan na nakita namin sa daigdig na ito, kasi siguro din o, ay magbigay sa amin ang pagkaunawa, ano? Na tao tayo eh. May kahinaan, may kagulangan, may limitasyon. Hindi tayo si Superman, ni hindi tayo si Wonder Woman, ni hindi tayo Diyos. Kaya kung makita mo namin ang ito eh, makikita namin yung kaunawaan nito, siguro po, mas lalong lalawa ang pisi ng ating pagpapasensya. Kasi bakit? Ano ang sabi kalimitan namin? Pasensya na po. Tao lang. Tao lang. Kasi hindi tayo Diyos. Kaya siguro mas maging, mas malawak yung ating pagpapasensya kung makita natin yung katotohanan na ito na tayo ay mayroong kakulangan at kahinaan. Nanawa ay magiging maunawaan natin hindi lamang sa ating sarili ngunit sa ating pakipag-ugnayan sa bawat isa. At ito yung kadahilanan na kung saan na siyang magbibigay sa atin ng pangatlong katotohanan. Alinon? Yung katotohanan na sa gitna ng kahinaan ng tao ay magdudulot ito ng kaligtasan. At sino yung magdudulot sa kanya ng kaligtasan? Alam niyo kung isang ibang tao, akala nila yung magdudulot sa kaligtasan na rin, yung bagay na nakikita sa daigdig na ito. Kaya po, may mga tao akala nila yung magliligtas sa kanila ay yung shabu. Kaya ano nangyayari sa kanila? Naging alipin sila ng pinagpapawan ng kapo. Kasi nakala nila na magliligtas sa kanila eh. Sino ba? Akala ng iba ang magliligtas sa kahinaan ng kaway rin yung kanilang kapwa-tao. Kaya pumunisan yung mga tao na yung kanilang kinikilala na siyang magliligtas sa kanila ay patuloy nilang sinusundan kahit na sila yung binubulid na sa kapahamakan. Gawa ng alin, dinudyos na nila yung kanilang kapwa-tao. Sino lamang ang pwede magligtas sa gitna ng kahinaan ng tao ay pinaniniwalaan natin ay walang iba kundi ang Diyos lamang. Si Jesus lamang ang Diyos na naging tao ang pwede magligtas sa kasalanan. Yun po yung ipinapahayag ni Juan Bautista na kanyang isinisigaw sa ilang. Ano sabi niya? Magsisi kayo't naligtan ang inyong mga kasalanan. At sino yung tinuturo niya na kung saan ay magbibinig ng kaganapan? Anong sabi niya? Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang mag-aalis sa mga kasalanan ng sandaigdigan. Yun yung kanyang itinuturo na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na ipinakita naman ni Jesus sa kanyang sariling gawa sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. Na kung saan ay
Hinimula niya sa pamagitan po ng ipinagdiriwang natin ngayon sa kanyang kapanganakan, ang Diyos na naging tao. At ito po yung makita po natin, yung pagliligtas na idinudulot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, na dito lamang sa pamagitan ng ano, kasi alam natin na siya lamang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun po yung aking panyaya po niyo po maalala mula pa po noong dalawang nakalipas na linggo na pakinabangan natin ang sakripisyo na idinulot sa atin ng aming Panginoong Jesucristo, lalo-lalo na po sa sakramento ng kumpisal. Na kung saan ay doon natin makita yung kapatawaran ng mga kasalanan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi alam natin, ang dala ng kasalanan ni Alin, kahirapan. Kampang yun eh. Kaya tayo sinasabihan ng buong kapana, mag-iwas ka sa kasalanan. At kung sakalan kayo magkasala, Alin, ay humingi ka ng kapatawaran ng buong kapana. Bakit? Kasi ang kakambal ng kasalanan ni Alin, kapahamakan.